ngayon, dadako po tayo sa habagat para sa mga banal. Muli po akong babasa sa 1 Corinthians 16:1 and 2, na sabi, ngayon, tungkol sa habagat para sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang hiniginawa upang huwag nang gumawa ng mga bagan sa pagpariyan. Awitin pa natin yung page 16. 1 and 4 lang po yung ating When upon life billows you are tempestos. Ready? See. When upon life billows you are tempestos. When you are discouraged thinking all is lost. After many blessings sing them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, sing them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, that is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Tayo po lahat ay manalangin po. O Diyos na dakila at mapapangyarihan, nagpapasalamat kami Diyos sa mga biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa kalakasan ng buhay na taglay ng bawat isa sa amin. Salamat din Panginoon Diyos sa mga biyaya nito na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin Ama na patuloy mo kaming palaguin sa lahat ng aming negosyo, sa mga trabaho ko Diyos, nawa ay patuloy mong pagkaloob sa bawat isa ang naghanap ng trabaho at hindi sa mga kapatid na may mga trabaho ay patuloy pang palaguin ang kanilang ginagawa. Panginoon, salamat sa patuloy ng paggabay sa amin sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na ipanumon at kapagligtas. Amen. Muli tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na umatin sa pagkakataon nito. At ito ay end part. Meron po ba kayong mga katanungan na tinawin tungkol dito sa ating pag-aaral? Sige po. Good morning. Ang tanong ko lang tungkol dun sa dagdag bawas sa Bible. Apo. Kasi during the preacher's training program na naka-attend kami, apo, alam ko mag-a-agree si Brother Jason. Meron dun part dun kay Brother Joy na nasabi niya na wala nang dagdag bawas dun sa ginagamit natin ibang version para mas madali kasi yung King James, di ba, medyo malalim siya. Pero ang version na ginagamit ay parang hindi naman tugma dun sa original na King James. Ngayon ang tanong ko, para sa mga baguhan na kabataan, anong version ang pinakamalapit na pwede nilang gamitin bukod sa King James dahil nagda-download na sa cellphone. Baka magkamali sila na nagda-download para maintindihan lang. Opo, salamat po kay Sister Daisy at maganda po yung kanyang katanungan. Ito po yung mga books na binabasa ko po. Opo. At yung pinakamabago po dito, itong MBB.
magandang balita Biblia, sumunod dito yung ASNB. Tapos ang medyo malalim-lalim tong ang dating Biblia, yung ginagamit nila Suriano. Sa English naman, yung NIV version. Ito, maganda tong mga to. Yung New Living Translation. Tsaka English Standard Version. May isa pa eh. Hindi ko matandaan. So ito po yung mga ginagamit kong aklat sa pagre-research. Ano po, sa pagre-research. Itong mga ito. At ang pinakamagandang basahin dito na malinaw, ito pong dalawa to. Kasi meron, tama po yung sabi ni Sister Daisy, kasi may mga lumabas ngayon na Bible na nilabas ng Philippine Bible Society, ba yung PBS, ano? Yung bang may mga word na Taglish na, halimbawa, as if, ano yun, yung binasa ni Brother Jason kanina na, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, halimbawa, ang nakalagay dun eh, tinanggap ko kay Lord, yan, so doon nagkakaroon ng mga, ano ba Lord to, maliit na Lord, malaking Lord. Yan, merong mga dagdag, yun yung sinasabi natin kanina na huwag dadagdagan, huwag babawasan. At careful kayo doon sa pagbabasa pag ang word ay naka-italic. Halimbawa, ang word na nakalagay dito eh, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo, halimbawa, may nakalagay na yung Sunday dyan ay naka-italic na gano'n. Halimbawa, ganyan. Yung mga nandito, itong naka-italic niyan ay idinagdag ng gumawa ng version. Ako, so, kung babasahin nyo siya, pwede nyo siya lagpasan. Kung ano yung sinasabi dito, pwede nyo pong basahin, lagpasan nyo muna to. Lalabas dito yung kahulugan. Marami ang malalakas ang loob na nag-iba nung nakasulat. Kaya ang nangyayari, pag binasa mo siya ng diretso, ang intindi, Sunday pa na, parang ganun. Ano kaya yung italic word na yan, watch out dyan sa nakasulat na yan kasi magkakamali kayo dyan. So kung gusto nyo pa ng napakarami, download nyo na lang po sa madaming apps na kailangan. Pero yung mababaw, ito po yung pinakamababaw. MBB and ASN. So, salamat po kay Sister Daisy. Sana susunod na linggo. Hindi pala ako. Either Brother Nelson o itong mga teens natin, mga kabataan natin ang makakasama nyo po. May 7 na tayo ay magsasummary ng Book of Revelation. Okay, thank you po sa inyong lahat. Ano po, dito sa page 130 ay muli tayong umawit. Page 130, Brother Gilbert, ang page of close 130. I met him one day on a lonely road, the Christ of Galilee. Ready? Sing. I met him one day on a lonely road, the Christ of Galilee. 'Twas there that he lifted my head.
tayo po ay manalangin. Pamanalangin Diyos na makamayari sa lahat, na lumalang sa lahat ng bagay sa mundo. Maraming po salamat, Panginoon, sa pinagpulog niyo pong buhay sa amin sa araw na ito. Sa kalakasan, Panginoon, na patuloy niyo binibigay sa amin sa araw na ito. Ipapasalamat po kami, Panginoon, sa mga aral na ibinahagod po sa amin sa pamamagitan ni Brother Willard. Nawa, Panginoon, mga aral na ito ay aming gamitin sa pamumuhay ni Diyos sa libutan upang ang mga ang aming pamuhay nito ay maging banal at kaya-aya Panginoon sa iyong harapan. Lobin po, Panginoon, na kami po sa susunod na sa linggo ay makabalik muli, Panginoon, upang Ikaw ay aming purihin at mag-aaral kami na yung mga salita. Hinihingi kami, Panginoon, ng mga kapatawaran sa aming mga pagkakasala na labag sa iyong kalooban, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kami ay isang mahina at kuminsan ay marupok sa mga nagdadaan sa aming mga buhay. Diwa, Panginoon, ay gabayan mo kami sa pamumuhay din sa libutan na sa aming aming pamamalagi, Panginoon. Diwa, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na wala po sa panambang ito, na mga Panginoon ay makasama natin sila sa nusunod na pagsamba, Panginoon. Sa ngayon, Panginoon, ay makarinig muli sila ng iyong salita na ang mga pagpapa ganda ng amin sa pamuhay sa sanglibutan, Panginoon. Iniibig po kami, Panginoon, ng pagtubay sa mga problema namin, Panginoon, sa mga siliraning financial ba ito o emosyonal. Kaya, Panginoon, ang maghari sa ito ang puso at isip ko sa ngayon ay malampasan namin ito ng naayon, Panginoon, sa iyong kalooban. At nigiling din po namin, Panginoon, na napatuloy niyo po pagpalain ang aming mga tagapagturo sa lang ito at sa iparulapan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ipatuloy niyo silang nagkabayan, pinansyal, sa lahat na aspeto ng buhay, may pangami ay magkaroon sila ng matatag na pamumuhay kasama ang iyong mga lingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus na binigyan muli kami ng kapatid na